Good morning, everyone. Welcome to my channel. I'm Shirley Bato. We are doing cooking today. Magluluto ako ng ginataang kalabasa. So, meron akong ano, ang pangsahog ko nito ay daing. Ito yung daing natin. Binabad ko na po ito kasi masyado siyang maalat ito. So, ihahatiin ko lang siya ng paganyan para madali siyang i-ano. So, unahin muna natin ito. Yan. Pwede na itong ganito. Hindi na hatiin lang. So, yan ang sahog natin. Tapos, meron na tayong sili, sibuyas, at luya. Kailangan natin lagyan ng luya dahil itong daing is malansa. So, huwag na natin muna lagyan ng tawag dito, doon natin lagyan ng ano ng asin kasi medyo maalat siya. So, itong daing na to ay galing ito kay Sunshine Cooper. Binigay niya sa akin. So, thank you very much, Sunshine Cooper. Shout out to you. Ito yung aking lulutuin ngayon. So, let's go. Okay. So, start na tayo sa pagluluto. Unang-una, ilagay muna natin to luya. Then, itong sibuyas. Ito ang pinaka-importante. Ito, pakuluan mo muna to siya. Then, ilagay natin tong daing. Unang-una muna natin siya. Kung gusto mo naman, para hindi siya masyado malaki, pwede mo siyang putulin, hatiin mo para ma-ano mo siya. So, hatiin mo lang siya ng ganun. Yan. Para ma-ano siya. Yan. Para hindi mahirap. Medyo mahirap ang malaki. So, ilagay na natin yung isang gata. Bumili ako ng kalahating gata. So, ito, ang ilalagay ko is 1/4 na gata. So, ito na yun. Ayan. Start na natin yung pag-hit ng buksan na natin yung ayan. Pagkulo po niyan, saka natin ilalagay yung pakuloin muna natin. Saka natin ilalagay yung anong tawag niyan. Saka natin ilagay yung gulay. Importante sa lahat yung may luya kasi siyempre itong daing medyo siyempre isda malansa. So kailangan may ano siya. May luya. Kapit-kapit natin ha. Kapit natin. Yan. So hintayin lang natin siyang makulo. Kumulo siya, hintayin na natin. Wait. So, ito na, kumukulo na. So, ilagay na natin yung kalabasa. Kasi kumulo na siya. Medyo umamoy na yung umamoy na yung mga sibuyas at saka luya. So, lagay na natin. Yan. Meron akong tirang daing. Ilalagay ko yan. Maya-maya, takpan lang natin siya. Tapos, anuhan na lang natin. Mamaya ko ilagay yung pangalawang gata. Ayan. Takpan muna natin. May tira akong, sayang naman, so ilagay na natin siya dyan. Takpan na natin. Hintay natin medyo maluto. Balik ulit tayo mamaya. Ayan, kumulo na. Ilagay na natin yung sikat gata. Kakang gata, ilagay ko na ito. Ayan. Hindi maganda yung gata na nabili ko. Pansin mo siya kung maganda siya. So, hayaan na natin kumulo siya ng ganyan.
yung aking tirang ano. Yan. Hintayin na lang natin na maluto. Tikman-tikman natin. Huwag muna kayo maglagay ng ano, ng asin. Kasi yung ating daing, binabad ko yung kasi maalat. So, thank you so much kay, ano, kay Sunshine Cooper na nagbigay ng daing. Kaya naging ginataang ano to. Ginataang kalabasa with, ano, pwedeng-pwede nang huwag lagyan ng ano. Okay na yung lasa. Pero tingnan din natin ulit mamaya pagka maluto na siya. Tingnan natin. Halimbawa, may mga tira-tira kayong mga dilis. Ayan. Pwede nyong isahog dito para healthy yung ano nyo. Hindi na kailangan ng baboy. Hindi na kailangan ng manok. Daing lang. Maganda rin ang isahog dito ay labahita. Ito sa ganitong klaseng ano, ulam. So, tapan ulit natin. Tapan ulit natin. And buksan na natin. Ayan na. Luto na ang ating ginataang. Ingay ng aso. Makakita na nagluluto ako. Ito. Luto na yan. Kunti na lang. Medyo ano pa. Ayan. Parang masarap yung ano. Yung hindi naman masarap pagka yung ano yan. Ayan natin. Tikman. Okay na. Okay na siya. This is ginataang. How to cook ginataang ampat ng kalabasa with daing. And this daing is courtesy by Sunshine Cooper. Thank you so much, Sunshine. Sa iyong daing na binigay. Sarap na. Tasty na. So, yan na po. Oh.